ابيتا تمام. Tapi orang pagi kemarin tu, sebelum pagi. Yo, what's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is. Makagago, what's up man? Na naman niya pala to. Cuz, mate. Yo, what's up? What's up sa mga kahombre ko dyan? As you guys saw, unti-unti ko nang babaguhin ng konti ang sistema natin dito sa YouTube, mga kahombre ko. Kasi, siyempre, mahirap na, hindi nyo kasi mahanap yung mga videos ko. I know this is a very strange time para mag-live ako, but it's alright. Anyway, meron lang akong, kokonti lang tayo today, I know, probably, definitely, you know, I'm not that sure, pero kasi ang pangit ng hours natin. Probably yung iba natin mga kahombra, mga tulog pa or something like that. Pero sana naman mapanood nyo to later on. Meron lang ako sasabihin, kasi about kay Jelay Andres, mga kahombre ko. Kasi si King Badger, tulad na sinabi ko 2 weeks ago, he's done something bad, you know? Yun na naman. Pinautang niya si Tony Fowler ng ganito, ganyan. And then galing sila sa hotel, stuff like that. Pero siyempre, imagine niyo na lang kung ano nangyari sa hotel. Oh my God. Mate, mga kahombre ko, gusto ko lang sabihin sa inyo, you know, real talk lang sasabihin ko dito, walang talk shit. Well, hindi naman ako, I never talk shit. Real talk lang, gusto kong sabihin sa lahat ng mga kalalakihan dito, mga kahombre ko man, huwag tayong manloloko sa mga babae. You know, tinan nyo, niligawan mo yung babae dahil gusto mo siya. Pinilit mo siyang makamit kasi ginusto mo siya eh. You didn't do that para manyakin siya o para babuyin siya o para ganon, para lokohin at the end of the day. That is stupid if you do that. You know, kung mahal mo talaga ang isang babae, papatunayan mo yon, hindi ngayon, hindi sa moments ng panliligaw mo, pero papatunayan mo yon sa araw-araw na kasama mo yung babae. Mate, ang swerte mo pa nga, John. Seryoso. Isipin nyo yon mga kahombre. Ha? Ang swerte niya na minahal siya ng isang Jelay. Minahal siya ng isang tao na talagang minahal siya ng tunay. Damn, kahit ang dami niyang kalokohan, immaturity in the past, tinanggap pa rin siya ni Jelay. Nagkamali na siya, tinanggap pa rin siya ni Jelay ulit. Nagpakasal pa sila. Pinakasalan pa siya. Although, ginago niya yung tao, pinakasalan pa rin siya ni Jelay. Mate, alam niyo mga kahombre ko, I always, you know, I usually talk, blah, blah. No man. Kasi, si Jelay ay under depression at the minute. At alam nating lahat na ang depression ay isang napakasakit at napakalalang, you know, sakit. Like, hindi sakit, like, parang emotional stress. At yon ang makakapagpapunta, makakapagdulot ng pagpapakamatay or something else na bad, you know? Mate, kasi mga kahumbre ko, we are not talking about girlfriends and boyfriend. This is actually between a husband and a wife. Mate, grabe naman, Tony. Alam mo, why have you done it again? Mate, alam naman natin na ang mali rin si John. Pero po siya, alam mo na kinasal yung tao, mas sikat pa sila sa mga artista. Alam ng lahat na kapag may John, may Jelay. Kapag may Jelay, may John. Tapos pinatulan mo pa. May tinan mo, nakasira ka ng isang pamilya, man. That's a family. Kasal sila. Even though wala silang anak, that's still a family. Kasi, alam mo yon, sa mata ng Diyos, silang dalawa, mag-asawa sila, bro. Why have you done that stuff, man? Pucha, mga kahombro, alam nyo, That is very bad. That is very, very bad, man.
Mate, kaya mga kahombre ko, suportahan natin si Jelay Andres. Nakakaawan tao, man. You know, she is under a very, very bad depression at the minute. She is depressed. Asawa niya yon, ha? Ikaw kaya, nakakaramdam ka na ng pagbabago sa asawa mo. Hindi na siya tulad ng dati, na masaya, na ganito, na ganyan, na maligaya na kasama ka. Alam niyo yun? Kasi mga kahombre ko, real talk, tulad niya na inulit-ulit ko, si John, he is using something very, very hard. And it's not just, you know, smoke or something else. It's nothing like that. Shabu. I am not joking, man. Sa mga kahombre ko na naka-witness noon, nung nasa sunugan tayo, mga kahombre ko, you've guys seen that. Come on, man. I never lie. Mate, he is under some bad circumstance. I mean, he is doing something bad. He is using some kind of substance na alam nyo na yun, man. I'm not gonna go further, but you guys know what I mean. Yeah? Shabu. Oops, sinabi ko rin. Anyway, yun. That is very bad. That is very bad. Kasi mga kahombre ko, may nakapagsabi sa akin. Actually, kasi sa totoo lang, nakapag-usap din kami ni Jela, you know, back in the day. You know, minsan, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin ang lahat-lahat na napag-usapan namin and stuff. But you know, but syempre, kausap ko siya ng naririnig ng girlfriend ko ang lahat because, you know, otherwise, she'll get jealous and stuff. Pero, mga kahombre ko, para sabihin ko sa inyong totoo, si Jelay talaga nagko-confess. Like, alam niyo yun, na ang laki na talaga ng pinagbago ni Badger. Like, may October pala sila kinasal. Mga kahombre ko, March pa lang. And he's done it again, ese! Ha! Nanloko ulit siya. What the hell, ka? Like, for real. Mate, mga kahombre ko, si Badger ay nasa kama na, bumaba ulit siya sa banig. Shit! Dalagang Pilipina, yeah, na ang pinakasalan niya, ha? Pumatol pa rin siya sa pokpok. Mate, what's wrong with you, man? Real talk, Badger. Kung wala naman talaga si Jelay, ha, na tinatawag ko back in the day na Golden Puke, okay, if you guys remember, sa mga legit kong kahombre, alam nyo na ang tawag ko kay Jelay back in the day ay Golden Puke. Mate, si Jelay lang naman talaga ang nagdala sa'yo, Badger, kung nasan ka man ngayon. Walang-wala ka, bro. I am like you. Pareho tayong OFW. What the hell, cuz? I know how you used to do things. I know you, man. The same. I was from London. You were from London as well. I know that shit, ka. For real. You can't lie to me. Hindi mo pwedeng sabihin, ha, na ikaw ang nagbitbit kay Jelay. Si Jelay ang nagbitbit sa'yo, ka. Mayaman ang pamilya ni Jelay, man. Siya ang may, sila may dahil, ang tumulong sa'yo para makapag-stay ka sa Philippines and then you've done this stuff. That is so sad, man. Alam mo yun? To the families, sana naman hindi nyo, alam yun, hindi kayo gumawa ng bagay na sobrang bias. Tandaan nyo, nagkamali ang anak nyo dito. Tingnan nyo naman ang ginawa ni John kay Jelay, ka. For real. Lang yan. In this case, hindi natin pwedeng sabihin na pokpok si Jelay tulad ng how I used to say before. Because, mate, back in the day, I was just wrong. I was being stupid. I was being, you know, naive. Pero yung reality check, nung nakilala ko si Jelay, for real, mate, she is nothing like that. She is so worth it. Ba't ginawa to ni Badger, cuz? For real. That's so stupid. That is stupid, cuz. For real. That is very stupid. And, you know, hopefully, ang mga tao na nanonood dito, alam nyo mga kahombre ko, may sabihin ako sa inyo. Ako, napakagago ko talagang tao.
tarantado talaga ako. You guys know me. If people diss me, I hit them hard. I hit them 5 times harder. You know, no stuff. Alam nyo, gagawin ko yung stuff na yun. Walang problema. Pero mga kahombre ko, you know, kahit kailan, hindi ako nanloko ng babae, man. I don't do that stuff. Samantalang itong tao na to, man, isipin nyo mga kahombre ko, star siya, ha? Social media star. Nagawa niya pang manloko. Damn, ka. Shit, man. Like, for real. Mga kahombre ko, this is actually a very, very sensitive argue. Grabe, man. I am so... Hindi ko alam, man. Nalulungkot ako para kay JLI, for real. Nalulungkot talaga ako. Ligawan ko na lang daw si JLI. Hindi naman... Oh, wag mo nang bagsak yung pinto. My girlfriend is getting mad at me, cuz. For real, why? Nagsiselos siya, homie. Kasi sinasabi ko... wag ka magsiselos. Kasi ikaw lang mahal ko, you know. Anyway. Ganun lang talaga. Kasi nasabi ko, worth it si Jella. Ganun, nagagalit yung girlfriend ko. Anyway. Anyway. Oy! Wag ka mong bato kago. What the fuck? Sira ulo to, binato ko. Shit, man. Di ba? Masakit yun, man. Oh my God. Anyway, alis na ako. I'm out. Medyo mabigat to, cuz. You know, mate, pasensya na. Oh my God. Beb, alam mo, 4,000 yung nanonood sa akin. Ginaganyan mo ako. You don't do that thing, man. Nakakaya. Oh my God, man. This is embarrassing. I'm out. Oh my God. Yo, pero, this is so, mate, muntik na ako, yo. Narinig nyo ba yun? Shit! Anyway, I'm out, man. I'm out. This is so embarrassing for real. Hindi ko na-expect. Hindi ko na-expect. Anyway, alam nyo na yun. Like, sinabi ko para kay, ano, kasi baka mabato na naman ako o mas untok na ako this time. Pero, like, alam nyo na yung sinasabi ko. Huwag tayo manloko sa mga babae. You know? That is bad. I'm out. Walang goodbye. Oh my God, man. Be para. But